pakikinig, pagsusulat, at iba pa. Ilan lang iyan sa mga ginagawa natin para matuto sa eskwela. Pero minsan ba ay naisip mo na habang nasa eskwelahan ka kung anong mga letra kaya ang madalas ginagamit sa mga salita? Yo, what is up guys? It's Kuya Norbsman is here. Sa videong ito, pag-uusapan natin ang tatlong letrang ginagamit sa English word o tatlong letrang madalas nating makikita sa isang English word. Pero bago natin simulan yan, pakisuyong huwag kalimutang isubscribe ang aking channel at click mo na rin ang notification bell para lagi kang updated sa mga video na i-upload ko. Kaya, simulan na natin. Number 1, letter E. Ang letrang E ang pinakapopular o pinakamadalas na ginagamit sa mga English word. Ayon sa Oxford Dictionary, meron kang 11% na chance na makita mo ang letrang E sa lahat ng English word. Pinakamataas na porsyento ito sa lahat ng mga letra. Hindi ka na rin magtataka o hindi na rin naman tayo magtataka dahil karamihan sa mga English word ay meron naman talagang E. Tulad ng mga salitang ito, the, time, coffee, equivalent, at equal, at marami pang iba. Sa totoo lang, kahit nga mismo ang word na English ay may letter E. Sinasabi din ng ilan na dahil ang letrang E ang madalas ginagamit sa mga English word, ay ito rin ang pangalawa sa pinakamadalas mong mapipindot kapag nagtatype ka sa keyboard ng iyong computer kapag gumagawa ka ng report o kaya kapag nagtatype ka sa iyong cellphone o iba pang gadget. Number 2, letter A. Hindi na siguro tayo magtataka kung ang letrang A ang isa sa mga madalas na nagagamit na letter sa English word o isa sa madalas nating nakikita sa isang English word. Dahil sa letrang A nagsisimula ang alphabet. Kaya naman, pamilyar tayo sa mga salitang may letter A tulad ng apple, airport, at marami pang iba. Muli, ayon sa Oxford Dictionary, ang chance na makakita ka ng letter A sa lahat ng English word ay 8.5%. Ang number 3 naman ay ang letter R na kung saan ay meron kang 7.6% na makita ang letrang ito sa lahat ng English word. Ayon din iyan sa Oxford Dictionary. Galing, no? Nga pala, narito ang kumpletong listahan ng top 10 na mga madalas gamitin na letra o madalas nating makitang letra sa isang English word. At dahil pinag-uusapan na lang din natin ang tungkol sa mga letra, meron din akong nabasa na alam mo ba ang letrang J ang tanging letrang wala sa periodic table? At iyan ang nais kong i-share sa inyo sa video na ito. Ikaw, ano pa sa palagay mo ang mga letrang madalas na ginagamit? Comment mo naman dyan sa comment section at like mo na rin ang video na ito at huwag kalimutang mag-subscribe sa aking channel. Again, this is Kuya Norbsman. Kita-kits tayo sa susunod na video.